Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video naman po na ito, i-analyze po natin ang Shiba Inu Coin or what we called a SHIB. Kasi marami pong taong nagtatanong kung babalik pa ba ito no sa dating all-time high price no nitong Shiba Inu Coin. So kasi ang Shiba Inu Coin, isa yan talaga no sa mga hot trend topics noong 2021 sa talagang nag-bump no, grabe no, nag-to the moon nga yung presyo. Pero ngayon, talagang makikita natin nasa mababang presyo na siya. Kaya naman sa video na ito no, sasagutin natin kung may chance pa nga bang tumaas ang SHIB or bumalik ang SHIB no sa dati niyang all-time high price. At kung ngayon gusto mo malaman no ang insights natin no sa Shiba Inu Coin, ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudiante Trader. Gumagawa tayo ng mga videos no patungkol sa trading and investing, personal finance and economics no. Ngayon, kung gusto mong matuto lahat niyan, ay nasa channel ko na yan no. Mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at huwag mo ring kalimutan na i-click yung notification bell button para nang sa gayon lagi kang updated every time na may mga new contents tayong i-uploads no. At like mo na rin yung aking official Facebook page na The Estudiante Trader with more than 2,900 likes and 3,300 followers no. Doon niyo rin po ako makokontakt na if ever no gusto niyo matuto talaga ng trading and investing sa seryosong paraan, eh gumawa na ako ng one-on-one private no masterclass and mentorship program na kung saan ako mismo po ang magko-coach sa inyo no para kayo ay maging totally no maging independent and profitable trader na hindi po nakadepende sa iba o kaya naman nanghuhula, dahil dito tinuturo natin ng ating tamang sistema sa trading. So i-contact nyo na ako sa The Estudiante Trader official Facebook page. So without further ado mga ka-traders no, ay i-analyze na po natin itong Shiba Inu Coin from technical and fundamental perspective. Kasi yung technical analysis yan, no? It is all about charting analysis. But when we say fundamental analysis, it is all about the white paper, it's all about the projects, it's all about the hype, and what? The news, no? And the market sentiment din, syempre. So, ibig sabihin nito, yung charting analysis, nagbabase tayo fully sa chart lang. Pero pag sinabi yung fundamental analysis sa Shiba Inu Coin, syempre tinitignan din natin yung mga future projects pa nitong Shiba Inu Coin, no? Kung may mga update pa yung developers. So kaya ngayon, sasagutin natin yan from the both perspective. So unang-una muna, base sa charting, no? Kasi makikita natin dito, ito one day time frame mga ka-traders, no? Ibig sabihin, para sa mga beginners dyan, kada isang candlestick na galaw, ayan po, makikita natin kada isang candlestick na galaw, isang araw, no? So depende yung pagpapakita ng data ng chart sa time frame na inyong ginagamit. So halimbawa nga ito, one day time frame, kada isang pagproduce, no, ng data ng candlestick ay isang araw po. Ngayon, kung i-analyze nga natin ito, no? Sir, pataas na ba ang Shiba Inu Coin or still pababa pa rin ba? Ano bang masasabi mo dito? Kung gagawan muna natin 'to ng trend analysis, no, sa short-term perspective, no? Kasi nga lagi kong sinasabi, magkaiba ang analyzation ng long-term pati short-term. So, maaaring sa short-term pwedeng pataas, no, example lang 'yon, pero sa long-term pwedeng pababa, pwede kung mangyari 'yon. Pero ngayon, sa kaso nitong Shiba Inu Coin, no, ang masasabi natin dito ay makikita natin sa short-term perspective, no? In the past few months, makikita nga natin medyo medium term na to eh. Pero ganun pa man, makikita natin na ang kanyang trend, no, in the past weeks, in the past months, is still downtrend pa rin. So ibig sabihin po, yung price is continuously what, no, going down. So kaya makikita natin dito na bearish talaga ang Shiba Inu Coin, no, for the meantime. Kasi we cannot deny the fact eh, na talagang pababa siya. So ngayon pag inanalyze pa natin 'yan, no, pabalik doon sa kanyang dating presyo noong 2022, noong 2021, talagang makikita nyo, mapa short term dito, mapa long term di, kahit dito tayo tumingin, no, sa 2021 November, no, when it was when it hit the all-time high price, no, it continuously bumaba na siya ng bumaba. So ngayon, anong masasabi natin dito, no? Sa short term, kailangan medyo wag muna nating i-trade ito.
So kaya nga ito yung purpose ng video na ito eh, na nagbibigay na tayo ng paalala para nang sagayin sa mga tao na still nagte-trade pa rin neto, still nag-i-invest pa rin, naglalagay pa rin ng pera sa Shiba Inu coin, no? I mean, for the medium to long term, medyo hindi talaga maganda yung kanyang trend, no? Dahil nga ang trend niya ngayon is what we call as downtrend trend, right? So, kaya dito, negative talaga ang Shiba Inu coin, I mean, for the medium term and short term. Ngayon, kung i-analyze natin siya sa long-term perspective, no, kung babalikan nga natin yung kanyang all-time high base dito sa chart, no, eh, sa tingin ko mga ka-traders, no, although yes, sa crypto may pag-asa, no, anything can happen, but it doesn't necessarily mean that it is going to be easy, no, and past already, no. In Tagalog, ibig sabihin, hindi ibig sabihin, no, na kinabukasan, no, o kaya next week, next month, no, eh pupunta na agad siya dito, no, from here to here. Kasi kumbaga, kung isusumahin natin yan, no, yung tinatawag nga natin na upside potential niya or yung reward potential, eh talaga namang, ayan, no, almost 1,000%, di ba, 900% pataas. So ibig sabihin, pag bumalik siya doon, no, kikita ng 9 times, no, ang inyong pera kung magkano man yung ininvest nyo pag bumalik siya doon. Pero nga, mukhang malabo pa eh, no? Dahil unrealistic, di ba? Sa investment and trading, di ba? Pagka masyadong unrealistic na yung potential gain, syempre, mag-isip-isip ka na. No? Baka maaaring sa ibang investment scheme, eh, scam pala yan. So, pero dito, sa trade na ito, kumbaga, yung potential reward niya, eh, it is too unrealistic, no? Hindi makatotohanan. So, kaya hindi dapat muna tayo nagpe-predict doon. Pero ano yung mga nakikita nating sign pa rin, no? Kasi ang dami nating negative na nasabi, no? Which is ayun yung katotohanan. So, hindi ko pwedeng hindi sabihin yun. Ngayon, ano naman yung upside potential nito? Kasi mga ka-traders, no? Ang maganda naman nakikita natin dyan sa technical perspective is makikita natin na may support pa rin dito eh. Ayan, dito sa range na to, no? So, ang range na to, kasi cents na lang siya, hindi ko masyadong mabasa maigi, no? Nasa 1.83 cents, no? So, Philippine peso po ito. So, makikita natin na meron pa rin siyang support dito. Which is, ang maganda, no? Depende pa rin sa inyo yan kung papasok kayo o hindi. But again, it is too risky, no? And it is too early to say. So, ngayon, nasa support siya. Ayan, di ba? Support ito. Anong nangyari? Tumaas nga doon, no? Anong 1,000% almost. So, dito rin, makikita nyo na, uy, malapit na yung presyo niya doon, no? Medyo nagbabounce-bounce na. Pero, again, no? Depende pa rin sa inyo yan kung ano ang theory, no? And analysis and forecast na gusto nyong paniwalaan. Pero ako, still, I am still bearish, no? Ibig sabihin, ang galaw neto, tingin ko pa rin, no? Eh, downward pa rin. So, kaya depende po sa inyo yan. Ngayon, sa fundamental perspective naman, actually, no, medyo, ang dami kasing umuso din, no, ng mga tinatawag na shitcoins or tawagin na lang natin ng mga meme coins, di ba? Ngayon, ang galaw kasi niyan is totally based on hype, is based on news, no? Kaya masasabi natin na depende kung may lalabas sa market, no, na iha-hype na naman to ng mga sikat na tao, di ba? So, shoutout po, halimbawa, kay Elon Musk, no, nag-tweet siya about sa Dogecoin, no, eh, tumaas ng tumaas. So, ganun na lang yung possibility na pwede mangyari neto. And unless, no, na talagang mag-a-update yung mga developers din neto na may bago silang mga projects, no, yun yung makakapagpaangat ng coin neto. Kasi yun lang naman yun eh. Whether it is positive or negative, it will move the market sentiment, no, whether it is positive or negative, magkakaroon yan ng reaction sa price, no? So, kayo mga ka-traders, ano bang tingin nyo dito sa Shiba Inu coin, no? Babalik pa ba ito sa kanyang all-time high o hindi na? I-comment nyo dyan sa comment section, no? Para malaman ko rin yung mga opinion and suggestion ninyo at, no, matutunan din ng mga ka-traders, no, yung knowledge na ibibigay nyo dyan. So, yun lamang po mga ka-traders. Sana po marami kayong natutunan sa video na ito at i-comment nyo lang kung ano pa yung gusto nyo mga contents na ating i-video, i-analyze, no, at gagawin natin yan. So sana po marami kayong natutunan, i-like and share nyo na itong video na analysis na ito para makatulong din po tayo sa iba. So yun lamang po, God bless you all and see you on my next vlog analysis. Bye po!